Hi guys, sa Mami Park ay nandito sa Pure Gold. At hindi ako makapaniwalang until now ay pwede pa rin ako maglaro nito. Ayan. So maglaro ulit sa Mami Park. Wala si Kuya Ricky kasi kasama namin si Princess. Walang magbibideo. Hi guys, after Pure Gold, nandito tayo kay Tita Tessie. Siyempre, ang gandara dyan. Hello. Ayan, wala si Tita Tessie. Umay nasa kabila. Sa kanilang bahay. Wala si Tito lang. So, malaki-laki din ang napamili ko ngayon kay Tita Tessie. Kahit alam kong wala pang total, alam ko na. Kasi sigarilyo. Kasi sigarilyo. So, hindi ako bumibili sa Pure Gold. Todas ang katirahan natin kasi mataas sa Pure Gold, no? So, si Tita Tessie, wholesaler, maganda-ganda yung binibigay sa ating price. So, yun. Ano pa ba? So, yun lang guys, no? At mamaya tayo mag-usap. Hi, Mami Park is here and today's vlog, we are going to discuss or I give you idea or I give you reasons bakit nga ba patok na patok ang sari-sari store na una madalas unang isipin or madalas kasama sa mga options na iniisip na hanap buhay ng ating mga kapwa Pilipino, no, or dito sa Pilipinas, no, ang mga citizens. Ayan. So nakita nyo, no, namili ako. So pinakita ko dyan sa mga unang clips ko ng pamimili natin kay Pure Gold at saka kay Tita Tessie. So, hindi ako namili ng Santa Maria kasi marami pa akong stock. So, ito ay karagdagan lang. So, ang napamili ko kay Pure Gold ay umabot ng 5,800 something. So, konti na lang ang sukle for 6,000 na. And then, kay Tita Tessie naman, umabot tayo ng almost 8K, no? Konti lang din ang aking sukle kasi bumili nga po tayo ng sigarilyo. Ayan, doon ako bumibili ng sigarilyo kung hindi ako napupunta sa aking main supermarket na pinamimilan sa Santa Maria. Kasi parang hassle sa akin today na umalis kasi kasama ko si Princess. So, I just can't compromise Princess safety. Wala naman akong magawa kundi mabitbit siya pero kasama siya ni Kuya Rito. So, syempre, iniingatan din natin ang ating sarili, no? And syempre, tumanggap din tayo ng ayuda. Yeah. Okay, so, meron akong ibibigay sa inyong limang factors, no? Nang you can consider bago ka pumasok sa pagsasari-sari store. Ngayon, ano ang kinalaman ng limang factors na ito? No, kung bakit kailangan i-consider to, pero marami pa rin ang talagang gustong subukan at gustong pasukin ang pagsasari-sari store. Maraming naiinganyo, patok, ika nga, no? Patok pa rin sa masa na ito ang unang piliin or kadalas ang pinipili na pasuking hanap buhay. Okay, so iisa-isahin natin yan. Okay, so bago pa man din yan, nabuksan ko na kasi, so gusto ko lang ipakita ang napanalunan ko. Oily-oily ako guys. So, ito yung napanalunan ko na kahit kung saan parte man ng puso kung natama yung aking archery, eh okay lang. So, nakakuha tayo kay Pure Gold ng vitamins. 2, 4, 6, 8, 10 vitamins. No? Ano ba tatak nito? Okay, basta nakalagay lang ascorbic acid plus zinc. Okay, ayan, may vitamins tayo, protection. And syempre, 2, 4, 6, 6 na pirasong Lady's Choice, no? Kailan ba expiration nito? Ayan, so by May ay kanyang expiration. So pwede na, maititinda pa natin to. Mahaba pa ang buwan. Okay, maraming salamat Pure Gold, no? Kaya naman na tayo ay tumatangkilik kay Pure Gold bukod sa nakakakuha tayo ng mga plus 1 items, mga promos, freebies, no? At kung tayo ay member pa, no, mapa perks card tayo or alingkuring, we are entitled, eligible sa kanilang mga promos. Ayan. So, start na tayo guys ha, para mabilis lang yung video. So, maraming salamat. Please, stay tuned. Okay, hindi na tayo umalis. Dito pa rin tayo. Napil ko dito sa sahig. Malinis naman dito. Okay, dito tayo sa aking mga paninda. So, mga paninon, ganyan ako mamili. So, namili din pala ako ng mga soft drinks kasi hindi ako madeliveran dito. Kasi nga ginagawa ang kalsada, hindi makapasok ang truck ng delivery ng soft drinks. But anyways, takbuhan natin si Tita Tessie kaya tayo nakapamili. So, let's start na. 5 factors na i-consider mo bago mo pasukin ang pagsasari-sari store. Ngayon, kahit may 5 factors to consider, bakit patok pa rin, no? Gustong-gusto pa rin, subukan, pasukin, or minsan pinasok na, no? Puro pasok na lang, no? Walang labas, pasok lang ng pasok. Ayun. So, bakit nga ba? So, i-explain ko yan isa-isa sa inyo, yung limang factors na yan. But anyways, I'm going to give you the 5 factors before I start. Unang-una, location. Pangalawa ay target market or customer. Pangatlo ay capital. Sumunod ay supplies. At sumunod naman ay ang ating mga sarili, no? Tayo mismo na papasok sa paghahanap buhay ng sari-sari store. So, i-explain natin yan isa-isa. Okay?
Ayan. Okay, unang-una, location. So, sa location, sabi nila, para ikaw ay magtagumpay sa pagsasari-sari store, you have to choose a right location, which is right naman talaga yon, no? Choosing a right location is one of the key of success of a business. But somehow, kapag sari-sari store ang pinili natin na hanap buhay, ang kadalasan, ang naiisip natin ay yung location natin ay it's either bahay, mataong lugar, no? Puntahin ng tao, mga parke, ganyan, palengke, dyan tayo mga naghahanap ng pwesto. Ang kaya naman sa sari-sari store, hindi masyadong mapili when it comes sa location. Kasi, kailangan lamang ay alam natin ang ating target market. Kaya nga, pagdating sa location, kasunod ang target market. No? Minsan, nauuna ang target market bago mag-isip ng location. Pero, kinoconsider ko sa akin personally, number one, ang location. Kasi nga po, halimbawa, nais mong mag-isa ka lang simpleng nanay, gusto mong maghanap buhay. No? Gusto mong magkaroon ng tulungan si Mister, karagdagang kita. So, sa bahay lang, minsan, pwede ka nang magsimula. No, hindi mo na kailangan mag-rent, hindi mo kailangan magpagawa. Sa bintana mo pa lang, right at your window, pwede ka nang magsimula ng pagsasari-sari store. So, yun ang kainaman. Ang dami mong pwedeng option o piliin o mahanap, ma-access na mga location para sa pagsasari-sari store. No, so, dahil kasunod niyan, ayan, target market. So, pag-uusapan din natin, ano naman, bakit ano ang ano sa target market or sa customer. Okay, sa customer naman, guys, or sa target market natin, ang mahalaga lang sa ating location ay may parokyano. Now, hindi lahat ng lugar na matao at naglagay ka ng sari-sari store, you can consider na magiging mabili ka. May mga instances pa rin na nangyayari na matao sa lugar ang pinili nilang location or physical store nila, hindi sila mabilhan. May mga dahilan. Unang-una, kung ang kanilang itininda ay hindi iyon ang hinihingi ng kanilang target market or kanilang customer. Pangalawa, mga kakompetensya. So, at pangatlo, yung pagiging accessible sa kanila. So, yung sa pangatlo, parang medyo hindi bothered yun. So, dun tayo sa ano. So, sa target market, kapag nakakuha na tayo ng location, kailangan kung ano ang target market natin o kung sino yung mga usual na mga tao roon doon sa paligid ng physical store mo, sa area ng physical store mo, yun din ang i-provide mo. Kung kabahayan, households, so kadalasan talaga mga basic needs kasi kakain ang mga pamilya, lalo na kung may mga apartment sa paligid, di ba? Usually, ang mga afford talaga nila, yung pang sari-sari store lang muna, no? Yung pagkumita, bili, ganyan. Yung hindi nakakapamili ng bonggang-bongga. So, halimbawa, napili mo ay matao dahil, halimbawa, eskwelahan. So, iisipin mo kung anong ipoprovide mo sa customer. So, that is why, isa sa factors to consider ang target market or location, kung sino, ang iyong mga customer, magiging customer, para alam mo kung ano ang ipoprovide mo na produkto o paninda sa kanila. Kaya, iyan ay kasama. So, ang kagandahan kasi dito sa atin, isa pa, no, na patok ang pagsasari-sari store. Ang sari-sari store po kasi na hanap buhay ay covered niya ang maraming klase ng tao. What I mean is, when it comes sa age, ang target market, 0 to 2 till death do us part, diba? 0 to till death do us part ang ating target market na age ng ating customer. Pangalawa, ano pa? Nahandaan na yung mapabak. Babae, lalaki, tomboy, bakla, lahat ating sakop, senior citizen, ano pa man yan, no? So, kumbaga ba, walang pinipiling gender, wala ding pinipiling age. Hindi ka tulad pag employed ka, pag hindi ka na nasa age na, pagka wala ka na sa age bracket, di ka matanggap-tanggap, no? Kaya mahirap. So, pangalawa, ang kainaman dyan, no, idagdag ko nga pala, no, dun sa location. Kaya maganda ang, idagdag ko lang guys ha, kasi medyo nakalimutan ko lang. Idagdag natin dun sa number one, sa location. Kaya din maganda ang sari-sari store, hindi mas basta-basta perhisyo, no. Isipin mo, pag ang pinili mong paghahanap buhay, no, lalo na shout out sa mga OFWs, pag pinili mo ang, halimbawa, livestock, babuyan, manukan, matik, kailangan malayo ka sa mga tao kapag iyan ang iyong piniling hanap buhay. So, ibig sabihin, talagang right location ay kailangan mo talagang-talaga dyan. Hindi katulad ng sari-sari store kahit saan, no? Kahit na sa bahay eh. Kadalasan sa bahay na lang nag-i-start mag-sari-sari store. Ay, kikita ka na, pwede ka na magsimula. Ayan, karagdagan lang naman yan. So, dun nga tayo sa pangalawa naman na target market or customer. So, yun nga, ang coverage ng kanyang age at gender ay walang pinipili. No, lahat ay covered ng sari-sari store dahil ang ating kauna-unahang mga items dito sa sari-sari store ay
fast-moving consumer goods or FMCG. Okay, so lahat tatangkilitin. Pangalawa ay pangatlo, doon tayo naman sa capital. No? So sa capital, so may location ka nga, no? Yung target market mo, okay na rin. Kaso lang, wala ka namang capital. So sa pagsasari-sari store po, gas-gas na tanong, no? Mommy Park, magkano ba ang dapat i-start sa pagsasari-sari store? There is no prerequisite when it comes to start up ng pagsasari-sari store. Walang specific amount na required. Ikaw ang magiging susi kung paano mo palalaguin ang hawak mo na resources o capital o funds, no? Kung ako po ay may video ni interview ko po kay Kuya Bong at saka kay Ate Jen na nagsimula lamang sa 1,500 pero ngayon lumago ang kanilang sari-sari store at nakakasimula nang mag-ipon, no? Yung iba diyan aspiring nagsimula lang sa pagyayelo, pag-ice candy hanggang sa nagtinda na ng mga kung ano-ano, no? Nagsimula lang sa kape-kape hanggang sa nadagdagan. So there is no required amount, no, para makapag-start up ka. So yun ang kagandahan, no, na sa capital ay kahit sino ay makapagsisimula kahit sa maliit lamang na puhunan, no. So doon naman tayo sa pang-apat, ang supplies o ang ating mga items. Saan natin kukunin? Baka sa bundok pa ng tralalala. So ngayon, ang good news, dahil tayo ay umaasenso na, nagkalat na ang Junior Pure Gold, ang mga supermarkets, ang mga maliliit na wholesaler, handa na rin ang online deliveries ni Pure Gold, ni grocery, no? So ibig sabihin, mabilis na ngayong maka-access ng mga items, no? Hindi tayo basta-basta mahihirapan. Kung sa una, wala kang sariling sasakyan, di mamasahe ka, tiyagain mo. Ganun naman talaga. Sa paghahanap buhay, magtiyaga. Ako rin naman, dinanas ko din naman yun. At hanggang ngayon, halos dinadanas ko pa rin yun, no? Na namamasahe ako or nag-hire ako ng service. So, but anyways, so yun. Kaya napipili at patok na isipin ang paghahanap buhay ng sari-sari store. Kasi nga, almost nag-fit sa lahat ng tao, no? So, dun tayo sa last. Ano ba ang last? Yung ikaw, sarili mo. Kailangan handa ka emotionally, physically, spiritually. So, minsan off-limits ang ating mga PWD people, no? Ano ba ibig sabihin ng PWD? Person with disabilities. Kasi, kailangan po tayo ay kahit papaano marunong magbasa, magkwenta, at magsulat. Now, hindi nire-required ang pagsasari-sari store. Ang kagandahan dito sa pagsasari-sari store, pag pinasok mo, hindi required ang ikaw ay college graduate. Ang ikaw ay merong honors. Hindi required na ikaw ay summa cum laude, no? Magna cum laude. Ikaw ay professionals. Anyone can enter into a sari-sari store business. Mapaprofessional ka man or hindi. It's all about you know how to write, you know how to read, and you know how to count. Yun lamang tatlong basic na yun, ang alam mo, pwedeng-pwede na, no? Somehow you are fit na talaga na pasukin ang pagsasari-sari store, no? Kung ikaw naman ay syempre medyo off limits din tayo sa may mga physical diseases or kaya may mga sakit, no? May mga ano tayo. Kasi syempre, sa una talaga, pagod, hirap din ang ipuput nating effort physically dito sa pagsasari-sari store. Pero, kahit senior citizen nakakapagsari-sari store, no? Ito nga yung minsan gusto nilang gawin na lang kapag sila ay hindi na magtatrabaho. Tulad ni Lola Park, no? Humina ang kanyang pag-iitlog doon sa bahay nila ni Daddy Park, no? Yung Daddy Park, ni Lolo Park. No, yung aking stepfather, nagkaroon siya ng idea na mag-sari-sari store siya doon sa dati kong sari-sari store sa bahay ng kapatid ko, sa mama ni Princess. So ngayon, okay na, di ba? Nakakapag-vlog tayo tungkol diyan. So meaning to say, kahit kanino halos ay applicable at fit ang hanap buhay na sari-sari store. No, ang kagandahan pa diyan, hindi mahigpit ang batas ang Pilipinas when it comes sa mga ganyang bagay. Hindi masyadong pansinin, sitahin. Unlike na kung nasa ibang bansa tayo, you just cannot just put up a business nang hindi ka muna dadaan sa mga patakaran at law ng kanilang gobyerno. Ikatulad dito, meron ka lang 1,500 sa bahay mo, naglagay ka ng paninda, okay na, no? You can start up na, di ba? So, kaya pato ang sari-sari store, isa sa pangunahing opsyon na iniisip ng mga sambayan ng Pilipino na pasukin, na hanap buhay, o extra income, or source of living. Kaya yan ay talaga namang kahit saan ka mapuntang lugar ay may sari-sari store, no? Minsan feeling ko only in the Philippines, eh, no? Talagang kahit saan may sari-sari store, no? Yan ang number one na kilala tayo ng ibang bansa, no? Ang sari-sari store. Si Daddy Park, kaya lang niya nalaman ng tungkol sa sari-sari store nang dahil sa akin. So, tontuwa siya. Kaya talagang he is very, very supportive, no? Very supportive talaga si Daddy Park sa atin. However, tayo naman ay nag-comply. No? Nag-comply talaga tayo, no? From barangay, DTI, mayors, BIR pa nga. Anyways,
So yan, 'di ba? So gusto ko lamang ma-encourage kayo, no? Welcome to the club, welcome to the team, no? Ng pagsasari-sari step. Masarap na mahirap. Kaya nakita mo na yung kita mo, ay nako, ang sarap-sarap, makita ang kita. No, feel na feel mo, ikaw ang boss, hindi walang mag-uutos sa'yo. Kung gusto mong magsara, matulog ka, magpahinga ka, pwede. Hindi ka tulad ng ikaw ay employed, ay nako, hanggat di pa natatapos ang oras ng trabaho, hindi ka pwedeng hihikab-hikab at hihiga-higa. Hindi ka tulad dito, tinan mo naman, pag napagod ka, pwede ka humiga, ganyan, pwede ka magsara, gusto mo, tanghali ka na magbukas, nasa sayo yun. Kasi kung gusto mo kumita ng maganda, edi magbanat ka talaga ng buto. Ibig sabihin, mas ikaw ang boss at ikaw ang masusunod, hawak mo ang oras mo. Okay? No? So sa mga ibang napakasisipag, nanghihinayang sa kita, no? Kadalasan talaga hindi na makaalis kasi nanghihinayang sa kita. Nasa sa atin naman yun eh, kung kailan natin bibigyan ng time ang enjoyment, ang personal life, at kumbaga ba, i-balance lang natin. Okay? Ayan, so idea na naman, ano? So ikaw na nanonood, no? Sana ma-inspire ka. Pasukin mo na ang pagsasari-sari store. Alamin mo lamang, ha? Tandaan mo yung mga 5 factors, no? Location, target market or customer, para alam mo kung anong ipoprovide mo sa kanila. Kung eskwelahan ka, so close ngayon ang eskwelahan. So halimbawa lang, o di syempre, madalas dyan ay school supplies, laruan, no, at mga palamig, paninda, ganyan. So, kapag alam mo kasi ang target market mo, alam mo kung ano ang i-offer mo sa kanila. At ang kagandahan, there's no age bracket, no? From zero to till death do us part ang iyong target market, okay? Ayan, ang iyong capital, supplies, at ang iyong sarili. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park fighting. Mwah! Mm-hmm.